auction! Bagiwang ng Hover! Dahil ngayong summer, he is definitely back! Darating na ang the one and the only! Hatid niya ay umaapaw na happiness! Vhong Navarro is... The Possessed! Tagutaguan, maliwanag ang buwan, tayo maglaro sa dilim-diliman. Ano? Tay? Anak, huwag kang mabibigla. Huwag kang mabibigla, sabi! Vong digi 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 vong digi 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 vong digi 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 vong. Ramon is the one. Una sa lahat, masaya dahil nga natuloy ko ulit o natapos ko ulit itong project na to. Na, sa totoo lang, itong The Possess, para ako na-possess talaga. Kasi nandun yung gusto ko eh. Yung goal ko eh, magpasaya ng tao eh. Dahil yun ang buhay ko eh. Kaya ako dito sa industriya, eh magpasaya ng tao. Deserve ni Vhong ma-possess ng happiness, may ibalik siya. Masaya, tawa, walang masyadong problema. So, talagang for the 20th anniversary of Star Cinema, hindi pwedeng walang pelikula si Vhong. At dahil nga sa pagbabalik ito ni Vhong, tinik into consideration na ilagay natin si Vhong sa isang character na mamahalin ng masa, ikasasaya ng masa. Ah, wow. As si Vhong, actually crush ko siya. Hindi niya alam. Funny talaga siya. Hindi ko kaya maging malungkot dahil sa sobrang saya doon sa set. The coward! But the best sa pamilya! Saan nakukuha ng ganong kalaking pera? Landscape artist? Eh, magkano naman ang kita dito? Salary. 121,234.25 cents! Exclamation point 3 times! Ang main concept ng The Possessed ay merong isang lalaking sobrang matatakotin, lampa, kain, tapilukin, lahat na. Dahil meron siyang ginawa sa isang lote, siya yung napili ng 3 multo na i-possess. Pwede ko hambing sa akin. Kasi si Ramon dito, yun siya yung matatakotin. Pero ang gagawin niya para sa pamilya niya, eh, harapin niya yung mga takot na yun. The moment na nakita ko yung sequence treatment, na ipasok ko na kagad siya dun sa pelikula, sa character. Tapos yung katulad ng ginawa namin ni Mr. Suave, The Another's, at saka yung X44. So, nakikita ko lang itong kung paano namin gagawin ni Vhong. Pero dito sa script ng The Possess, natatawa ako habang binabasa ko. Mag-hire ako ng 100 landscape artists. Hi, Anna. Pwede ba kitang mayayan lumabas? Uy, ang galing ni Mama. Paano mawawala ang banana? Paano? Panggalin mo yung B. Anana! Yes, excited ako. Oh, actually, tinawagan nila ako at sinabi nila, gusto mo mag-movie with Vhong? Ganun. Sabi ko, actually, kailangan ako mag-cartwheel. Yun ang first requirement nila. Sabi nila, okay ba? Pagbito yung panty mo. Sabi ko, sure! Oh, ganito? Ganito ba? My first time to work with Star Cinema. So yun, excited na excited ako. Tanggap ko yung script, tapos napakasaya dito. At excited na excited ako sa movie na to. Feeling ko magiging lucky ito. Si Solenn kasi, nakakatuwa. Kasi parang ang ganda niya, ang social-social nung dating. Pero pag nakausap mo, napakasimple. Bukod nga lang doon sa English, nosebleed kang kausap. Hindi yung glam Solenn, medyo brusko, ganon. Maraming nakikita sa kanya, pero wala siyang keme. Nung first day ni Solenn, swing lang siya. Pero grabe yung Star Cinema crew. Nabuhayan, ngumiti. Yung mga taga-clapper namin, ganito mag-clapper. Take one! Ganun, tontuwa! Bongga! Sa wakas, nakawala na tayo! Yung kapanapanabik is yung possession. Kasi si Vhong yung comedy kasi niya physically. So, yun yung kailangan nila tagaabangan. Tatlo yung magpo-possess sa kanya ng sabay-sabay. So, yung tawa ng possibilities is endless. Well, alam naman natin lahat na medyo natagalan sa pagpili ng leading lady. Nung finally na wala pa rin makuha, sinabi ko na kay Direct Joyce at sa Star Cinema, ba hindi na lang ako? Madali naman akong kausap. Diyan lapos, huwag ka naman ambisyosa. So, naintindihan ko naman. Huwag naman makapalang muka. Maglalaban lang kami ni Solenn dito. Kung si Solenn ang magpapatibok sa puso ni Vhong, yung role ko ang magpapakilabot sa kanya. Nagulat ako dahil sa akin, ang daing mukhang hito sa buong mundo, sa akin napunta yung role. May binigay sa akin na karakter si Direct Joyce. Tapos, pinag-aralan ko siya hanggang sa
hindi nasunod. Hindi, yun nga. Hindi ko alam ba may sarili kung ano eh. Sa desisyon ng ano, paru-paro. Ako po si Anya, ang batang multo. Sasabihan po namin si Kuya Vhong. Vhong Navarro is back as the man! Eh. Kasama ang the woman! Magdadik na kami ni Ramon. The family! Bakit ganun yung kama? Ang pange-pange? Parang may umihing matanda na edad 60 pataas. Tagun! And the spirits! Itong kwento na ito ay tungkol din sa isang pamilya, how they go about yung kanilang mga problema, paano sila magdamayan. Hello guys, welcome to my crew. Lola, gusto po namin humingi ng tulong sa inyo. Meron pong kakaibang nangyayari sa bahay ko. Patulong ka na rin sa mukha mo. Pag nagsishoot, parang naglalaro na lang. Yung binibining Joyce Bernal at saka yung Vhong Navarro, parang isa na lang. Tinginan lang, alam na. Happy lang, masaya. Kudyat ng summer. Para itong popsicle sa gitna ng disyerto. Oh, sarap nun, ano? Lahat ng nangyayari dito sa buong mundo at sa Philippines, kailangan talaga kami maging masaya. At tayo mga Pinoy, we're always known to rise up. We're always smiling and always happy. Reward ito para sa lahat. Ito kasi dito, ito yung nakakapusin sa saya. Pag pinanood nila ito, kasama nilang kanyang pamilya, eh ang sarap panoodin na tumatawa ka at matatakot ka. Papasayahin po ulit kayo ni Vhong. Yung binigay niyang saya sa inyo before, eto doble-doble, triple-triple. Star Cinema, happy 20th anniversary at congrats sa lahat-lahat. Guys, please manood kayo ng The Possessed. Pwede to para sa buong pamilya, boyfriend, girlfriend, ding lahat. Star Cinema, congratulations po sa atin dahil ngayon po ay umabot na tayo ng 20 years old at patuloy pa tayong maglalakbay. Kaya Star Cinema, thank you po and I love you. Maposes ng happiness ngayong April 19 na po yan under Star Cinema and Regal Films. Sana po, suportahan niyo po ang aming pelikula. The Possessed! Sa direksyon ni binibining Joyce Bernal. April 19 in cinemas. Anana!